For today vlog mga kaidiyas ay magfo-full wave tayo at magkabit tayo ng relay dito sa Kawasaki Aura Nexus. So yan mga kaidiyas, Kawasaki yung model natin ngayon. So dalawa yung gagawin natin dito, mag-full wave tayo at kabitan siya natin ng relay. Kasi ang motor nito mga kaidiyas ay naka lead light na siya at naka fog light. So tingnan natin mga kaidiyas yung voltahin ng kanyang battery. Kasi sabi ng may-ari mga kaidiyas, mahina na daw magkarga yung kanyang motor, yung sa battery niya. So i-check natin mga kaidiyas yung linya yung mamaya, yung sa stator at papuntang rectifier. So pagagamit ano ng ilaw yung may-ari, nagdi-drain daw yung kanyang battery. So sa motor kasi mga kaidiyas, kapag naka lead ka na at yung may mga kinapit ka na ng mga katulad nitong Scania, fog light, so madali nang malubat yan mga kaidiyas. Kasi dito sa motor nito yung gawin natin ay naka half wave lang ito. So yan mga kaidiyas, so yan lang yung voltahin ng kanyang battery. So mahina na mga kaidiyas. So pero nitong diferensya yung kanyang rectifier. So i-check natin mga kaidiyas dito sa kanyang stator. Tingnan natin yung linya na ito, yung kulay white. May lining na red. So yan mga kaidiyas, okay pa yung charging niya. So okay pa yung connection ng stator. So next natin mga kaidiyas, tingnan natin dito kung meron connection dito yung sa white may lining na red. So ayan, okay pa yung linya niya mga kaidiyas papunta ng rectifier. So itong white may lining na red. So i-check din natin mga kaidiyas yung kulay blue. Yan yung supply sa kanyang ilaw. Pero ito mga kaidiyas, binattery drive na nila ito kasi naka lead na at naka fog. So magfo-full wave tayo mga kaidiyas. Palitan natin itong dati niyang rectifier. So ito yung ipalit natin, yung Lihua brand. So subukan to mga kaidiyas, marami naman akong video dyan kung paano mag-full wave. So ngayon mga kaidiyas, dalawa yung gawa natin. Magkabit tayo ng relay para mawala yung corrupt nitong motor niya. So ipakita ko sa inyo mga kaidiyas. So ayan yung fog light niya at yung kanyang lead light. So i-on natin ang ilaw mga kaidiyas. Ipakita ko sa inyo. Sabi kasi na may-ari, kumukorrupt doon yung kanyang ilaw. So ayan mga kaidiyas, kumukorrupt yung ilaw niya. So masabay sa andar ng kanyang motor. So ayun mga kaidiyas, kung nakikita nyo, nag-aagawan na sila ng power. So nag-design na may-ari, ipa-full wave nila lang daw sa akin. Kasi nag-chat sa akin mga kaidiyas na gawan ko daw ng paraan ang kanyang motor. So ito mga kaidiyas, kabit natin mamaya yung lead niya para mawala yung corrupt ng ilaw niya. So bush relay yung gagamitin natin. Pero bago yan mga kaidiyas, bago natin i-kabit yung relay, mag-full wave muna tayo. Unahin natin na pag-full wave. So kalasin natin ito at palitan na natin ito. So ayan mga kaidiyas, umpisa natin. Mga kaidiyas, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga bago kong videos. So ayan mga kaidiyas, umpisa na natin mag-baklas. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see. So yan mga Diaz, dito pala sa kanyang stator ay original pa. So tanggalin natin yung screw bolt. Kasi meron tayong gagawin dito mga Diaz sa kanyang stator. I-rewire natin siya. So tanggalin muna natin ito mga Diaz, yung tatlong bolt. So yan, naumpisa na natin. So dito sa kanyang stator. So sa pagpo-full wave, dapat floated yung ground. So mga Diaz, sasabihin ko muna sa inyo yung kung saan nakapwesto yung white wire at yellow wire. So dito mga Diaz, sa kanyang stator. So ito mga Diaz, yung kanyang yellow wire at white wire. So ang galawin natin mga Diaz, yung white wire nito, huwag natin galawin to ha. Ang galawin natin yung yellow wire. So yan mga Diaz, yung yellow wire niya. So dyan naka pisto. So tanggalin natin yan mamaya. So itong yellow wire mga Diaz, i-connect natin yan mamaya sa ground. So kapag dalawang magnetic coil, siya yung palatandaan na siya ay yellow wire. So sa white wire, isa lang yung magnetic coil niya. So yan mga Diaz, huwag natin galawin dyan mga Diaz ha. Yung white wire na yan, ito yung galawin natin yung yellow wire. Yan yung palatandaan niya mga Diaz, huwag nyo kalimutan. So itong magnetic coil nito, ito yung negative line. Putulin natin yan mamaya. Pag walang katapat na wire mga Diaz, yan yung palatandaan na siya ay ground. So i-cut natin yun, i-connect natin dito. So yan mga Diaz, tanggalin muna natin. So ayan yung white wire mga Diaz, huwag nyo tanggalin yan ha. So yung yellow wire kanina yung... So ito mga Diaz, hindi ko natanggal. So nakat ko na lang yung wire nya. So ito yung yellow wire. So ito yung magnetic coil kanina, yung negative line natin. So puputulin na natin ito mga Diaz at tansyahin natin. Pagkatapos nyo mga Diaz, bago nyo i-connect, kikiskasan nyo muna ng cutter. So ito mga Diaz, so i-cut ko muna ito at i-connect natin mga Diaz. So yan mga Diaz, kikiskasan muna natin para kapit na kapit yung yellow wire na i-connect natin. At pagkatapos nyo mga Diaz, hihinangan nyo para solid yung kanyang contact. Yung sa yellow wire at yung sa magnetic, yung negative line natin. So ayan mga Diaz, hinangan na natin ito. So ayan yung kinonect natin. So ganyan lang mag convert to full wave. So mga Diaz, hinangan muna natin. So ayan, natapos na nating hinangan. So i-organize lang natin ito at itis natin kung okay yung ating pag-convert. So ayan mga Diaz, battery lang yung na-test ko. Pwede naman mga Diaz, pandarin nyo yung motor. Pero sa akin mga Diaz, ito naman yung gawin natin. So para alam nyo din kung paano mag-test sa battery. Yung clip ng tester, lagay nyo sa negative. At itong positive mga Diaz, alagay nyo sa white or yellow. Kahit saan dyan mga Diaz, walang problema yan. Para mapasukan ng positive. So dapat wala siyang connection sa body ground. So yan mga Diaz. So dapat ganyan sa. So dapat wala siyang connection dun sa body. So ilaw lang dapat mga Diaz kapag sa yellow wire. So yan mga Diaz. So dapat ganyan siya. Pag hindi yan iilaw mga Diaz, mali yung pag-convert nyo.
At kung ilaw dito sa body ground, mali yung pag-convert nyo dito sa kanyang astitor. So kahit baliktadin mo yan mga kaidiyas, iilaw pa rin yan. So i-connect natin mga kaidiyas. So ayan, sa yellow wire, at dapat wala din yung sa body ground. Dapat walang connection. So ilaw lang din sa dapat sa white wire. So dapat ganyan siya. So ayan mga kaidiyas, okay yung ating gawa, yung pag-convert natin dito sa kanyang stator. So ayan, okay mga kaidiyas. So pwede na natin ibalik ito mga kaidiyas doon sa kanyang motor. At umpisa na natin magkabit ng rectifier niya mamaya. So ayan mga kaidiyas, balik muna natin doon sa kanyang motor. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So ang purpose ko nito mga kaidiyas, bakit ko tinanggal yung yellow wire at white wire sa socket, para solid yung connection niya. So yan mga kaidiyas, dudugtungan muna natin ng wire. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain and. So ito na yung dinugtungan natin ng wires kanina sa yellow at white wire natin. So dito natin yung connect mga ideas sa pink at yellow. So walang problema kahit magbaliktad. So ayan mga kaidiyas, yung sa ating pink at yellow. So next natin mga kaidiyas, yung red nito. So red ng rectifier, i-connect natin sa white wire ng sa Kawasaki. So yan yung sa papuntang battery. So yan yung sa ating papuntang battery. So connect natin. So ayan mga kaidiyas, na-connect na yung red sa white wire papuntang battery. So next natin yung green ito. Ito yung ground ng rectifier. So i-connect natin sa black na may lining na yellow ng Kawasaki. So yan yung ground ng Kawasaki. So connect naman natin. So ayan, na-connect ko na green wire ng rectifier, na-connect sa black na may lining na yellow. Yan yung ground ng Kawasaki. So dito mga kaidiyas, yan yung supply ng ilaw niya, yung sa standard to siya dati. So lagyan ko lang ito ng electrical tape. Pero mga kaidiyas, kung gusto nyong mag-battery drive sa, i-connect yung itong black wire at connect nyo sa brown wire ng Kawasaki. So para mag-battery operated, i-connect nyo sa blue wire. Pero sa akin mga kaidiyas, hindi ko na i-connect dyan sa blue wire kasi meron tayong gagawin maya sa pagkabit natin ng relay. So ayan mga kaidiyas, yung black wire ay connect natin sa brown wire ng ECC line ng Kawasaki. So ito mga kaidiyas, tipan ko lang to. Pakita ko sa inyo maya kung paano magkabit ng relay. So yan yung sa supply ng tail light sa dashboard niya, at pati rin mga kaidiyas yung sa ilaw niya. Kasi ito mamaya mga kaidiyas ay connect natin dun sa, basta ipakita ko sa inyo mga kaidiyas pagkatapos nitong pag full beam natin. So yan mga kaidiyas, i-organize na natin. So yan mga kaidiyas, na-organize na natin. So itest muna natin mga kaidiyas, kung okay yung ating gawa, yung pag full beam natin dito sa kanyang motor. So yan mga kaidiyas, pandarin muna natin mga kaidiyas. At ipa full RPM natin mamaya sa ating kasamang mekaniko. So yan mga kaidiyas, 13 na siya. So okay na yung kanyang charging system.
pag full RPM isang idea, sa abot na siya ng 14. So, good yung ating pag full wave. So, ayan, shout out kay Mon Mon. Yun, mga kasama kong mekaniko mga ideas. So, ayan mga ideas, okay na yung ating pag full wave. So, ang next naman natin mga ideas, sito okay na to. Ang next naman natin ay magkabit naman tayo ng relay. So, kasi natapos na natin pag full wave. So, ayan mga ideas, okay na siya mga ideas. Pero dapat mga ideas, 14 lang siya. Pag-abot siya ng 15, hindi yan okay. So, dapat ganyan lang. Kahit i-full RPM mo, dapat 14. So, ayan. Okay na yung ating pag full wave dito sa Aura Kawasaki. So, ayan. Okay na ang kanyang charging system. So, good na siya. So, next naman natin mga ideas ay magkabit naman tayo ng bush relay. So, walain natin yung kurap ng kanyang ilaw at sa fog light niya. So, ayan mga ideas, patayin muna natin. So, ayan, bago natin ikabit at lagyan ng wire. So, itong wire na to. So, sabihin ko muna sa inyo yung function ng mga numbers dito. So, itong number 30 mga ideas, ito yung ating common. Yung positive line natin, papuntang battery. Yung 85 at 86, ito yung ating trigger. Walang problema kung saan mapunta yung positive at negative. So, itong dalawang 87 mga ideas, so isa lang gamitin natin dyan. Yan yung ating output. So, pag matrigger nitong 85 at 86, yan yung ating output. So, itong 85, 86, trigger. So, yan mga ideas, alagyan muna natin ng mga wires. So, ito ng ating relay, nilagyan ko na ng wire. Tininangan ko. At pagkatapos yan, alagyan nyo na lang ng electrical tape. So, ulitin ko mga ideas, ito yung ating number 30. At yung 85 natin, ayan, hinabahan ko ng wire mga ideas. Kasi papunta yan sa ating battery mamaya. So, lagyan din natin yung fuse, yung number 30. So, ito mga ideas, yung 86 natin, ito yung papunta sa accessories wire ng motor mamaya. Yung ECC line natin. So, itong 87, ito yung papunta sa source ng ating ilaw mamaya. Naalala nyo yung kulay blue. So, dito na tayo maglagay mga ideas. So, ayan, lagay muna natin mga ideas. Itong relay natin. So, ito na mga ideas, yung kulay blue mga ideas. Dyan yung itap nyo ang number 87. So, yan yung supply ng ilaw. So, ito yung wire nya. Yung kulay blue. So, ayan yung number 87. So, dugtungan natin yung mamaya kay Diaz ay kasi para ma-supplyan din yung sa fog light natin at sa lead light sa voltmeter. So, ayan yung sa ating 87. So, next natin mga Diaz. So, tapos na tayo dyan sa 87. So, itong 86 mga Diaz, ito yung ay connect natin sa accessories wire ng motor. So, brown yung accessories wire ng Kawasaki. So, connect natin itong number 86. So, dito sa brown wire. So, mga ideas, connect natin. So, mga ideas, connect na natin. Lagyan ng tape. So, next natin mga ideas, yung mahabang wire nito, bulutan natin ng electrical tape. Ipagapang natin doon, papunta sa battery. So, mga ideas, pagapang natin. So, yan mga ideas, na-organize ko na. Hindi ko na pinakita kung paano natipan. So, ayan yung ating number 30 at 85 natin. So, nilagyan ko yung fuse bulb, ayan, yung 30 natin. At ito rin yung ating 85, yung trigger natin. So, mga ideas, dinugtungan ko yan mga ideas ng wire. Kasi mga ideas, para lalakas din yung kanyang
body ground. So dito natin lagay sa bolt mamaya. Dudugtungan natin ng wire. So ito na mga ideas, yung ating 87 kanina. So nilagyan ko ng wire. So yan yung sa supply ng ating ilaw. So kinonek ko rin siya sa ito yung wire ng ating voltmeter. Fog light natin. So ayan mga ideas. So dumaan sila lahat sa number 87. So itong switch na to dumaan rin sa 87. So yun yung switch ng fog light. Fog light, yung lead light natin sa kanyang headlight at yung sa voltmeter. So sa 87 sila lahat naka-connect. So ito yung voltmeter natin. So mga ideas, dumaan sila lahat sa number 87. So ayan yung sa fog light, voltmeter at sa lead light. So ito yung ating relay. Power of relay. So mga ideas, yung 30 natin, lagyan nyo ng fuse para safety. Yung 85 kanina mga ideas, ito yun. Dinugtungan ko rin ng wire. Isa papunta sa body ground at yung isang wire ay papunta sa ground ng ating fog light at yung sa ating voltmeter. So ayan mga ideas, yung negative line, yung 85 natin. So mga ideas, organize na natin. So ayan, malinis na, na-organize na natin. So ibalik na natin yung mga cover niya, yung headlight niya. So itest na natin mga ideas yung ating gawa. So ayan mga ideas, ibalik muna natin yung kanyang mga cover. So ayan mga ideas, naibalik na natin yung kanyang mga cover. So ngayon, itest na natin kung mawala na yung kurap. So gaya ng unang video natin, kumurap yung kanyang ilaw. So ayan mga ideas, yung full wave natin, okay na. Okay na ating pag full wave. So itest naman natin mga ideas yung sa ilaw niya mamaya. So tingnan natin mga ideas kung meron pa bang kurap o wala na. So mga ideas, okay sa ating full wave. So next natin yung sa ilaw niya mga ideas. I-on natin. Tingnan natin kung meron pang kurap. So ayan mga ideas, okay na ating gawa mga ideas. Hindi na sa sumasabay sa andar ng motor. So gaya ng unang video natin kanina, kumukurap. So yan yung power ng relay. So mawala yung kurap. So kahit isignalite mga ideas, sabayin mo yung busina niya, hindi na nagbiblink yung kanyang ilaw. So naging stable yung ang ilaw niya. So pati sa fog light, so gaya kanina na nabiblink. So ngayon mga ideas, hindi na rin siya nag kurap. Hindi na siya kumukurap. So okay na yung ating gawa, yung full wave natin at pagkabit natin ng relay, yung pinower up natin yung kanyang motor. So ginamitan natin ng relay. So mga ideas, ganyan lang pag full wave at pag kabit ng relay. So para mawala yung kurap ng ilaw at maganda yung kanyang charging system, so full wave natin. So ganyan lang mga ideas pag full wave at magkabit ng relay dito sa Kawasaki Aura Nexus. So yun mga ideas, kung nagustuhan yung video nito, huwag kalimutang mag like at kung hindi ka pa napagsubscribe sa aking channel, magsubscribe ko na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So ayan mga ideas, bago tayo magtapos, shoutout nga pala kay Brian Potterworks at kay Jonsky Kabalen Channel. At sa mga solid subscribers ko, salamat din sa inyong suporta sa panonood ng aking mga video. So yan lang mga ideas, thanks for watching and God bless everyone.